gayoy, huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Darapat kung tayo na nangamatay na kalapit ni Kristo, ay naniniwala tayo na mabubuhay naman tayong kalapit. Nalalaman natin si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan hindi nagahari sa kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan, dapat ang buhay na kanyang ikabubuhay ay kanyang ikabubuhay sa Diyos. Gayun din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y patay na, tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsusunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuhan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay ng mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng at katuwiran sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga, magkakasala baga tayo dahil sa tayo wala na sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya, huwag na huwag mangyari. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin niyong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Darapat salamat sa Diyos. Ito yung binasa natin kanina. Darapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng araw na bigyan sa inyo at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Ito yung transformation na mangyayari. Mula doon sa pagiging servant of sin, sa pamumuhay nating nakaraan, tayo ay itin-transfer, inilipat ng Diyos sa kingdom, doon sa kaharian ng kanyang anak, na tayo ngayon ay servant na ng righteousness at tayo ngayon ay nasa newness of life. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kolosa. Itin-transfer na tayo ng Diyos doon sa ano? Doon sa kingdom ng kanyang son. So, yung transformation doon sa mula doon sa darkness, sa power of darkness to the kingdom of His Son. Nakikita natin yung pong pag-transfer doon ay hindi yung pag-transfer from one place to another. Nawa natin yun? Hindi territorial po ito. Okay? Ang sinasabi po rito, hindi territorial. Kung saan ikaw dati ka sa lugar na ito, dito ka ngayon lilipat sa lugar na ito. Kapag wala kaisipang politika ng Diyos. Okay? Hindi ito yung literal na kingdom. Na dati dito ka sa kingdom na ito, nalilagay ka sa kingdom naman na ito. Makikita natin, ito pong pag-transfer natin sa kingdom ng kanyang son, hindi po ito inilalagay tayo ng Diyos from one place to another. Kundi from one state to another state. From one status, mula doon sa ating kalagayan, nakaraan, tayo ay mailipas sa bago nating kalagayan ngayon. Okay? So kaya nga nung tinatanong siya, di ba, ni Pilato, nung tungkol sa kanyang kaharian, di ba, sabi ng ating professor, not in this world. Binabasihan mong karyan tungkol dito sa nangyayari sa mundong ito. My kingdom is not in this world. My kingdom is not like the kingdom of this world. My kingdom is in heaven. My kingdom is spiritual.
ang lahat ay pinapasok sa aking kaharian, ay pinapasok ko sa aking kaharian sa pagpapalakas